My God, I hate drugs. VP Robredo, binueltahan ng Malacañang sa pahayag nito kaugnay ng pandemic response ng gobyerno. Binueltahan ng Malacañang si Vice President Lenny Robredo sa naging statement nito kaugnay ng COVID-19 pandemic response ng gobyerno. Una nang inihayag ni Robredo sa isang presidential interview na maraming lapses at walang sense of urgency ang kasalukuyang pamahalaan sa pagtugon sa pandemya. Kinontra naman ito ni Acting Presidential Spokesperson at Cabinet Secretary Carlo Nograles at iginiit na walang katotohanan ang naturang pahayag ng bisepresidente, na ngayon tumatakbong pangulo ng bansa. Binigyang diin ng opisyal na sa katunayan, good job, ang naging performance ng Pilipinas pagdating sa COVID-19 response. Ipinagmalaki pa ni Nograles na isa ang Pilipinas sa nakapagtala ng pinakamababang fatality rate ikumpara sa iba pang bansa. Pagdating naman sa bakunahan kontra COVID-19, umabot na sa 57 milyon na mga individual ang fully vaccinated na. Bukod pa rito, inihayag ng Palace official na marami pang mga tagumpay ang bansa sa laban sa COVID-19. Pangulong Duterte may karapatang pangalanan mga diswak sa pagkapangulo ayon kay Moreno. Iginiit ni Manila Mayor Isko Moreno Domagoso na karapatan ni Pangulong Rodrigo Duterte na pangalanan ang mga presidential bets na hindi aniya karapat dapat sa ina-applyan nilang pwesto. Karapatan ni Pangulo na magsiwalat ng kabulastugan. Importante pa rin si President Duterte. Boboto pa rin si President Duterte. On top of his obligation, being the president, he's still the citizen of the country. He's entitled to his observation. Una nang sinabi ni Duterte na papangalanan niya ang isa sa mga kandidato sa pagkapangulo sa darating na 2022 national election na pinaka-corrupt at sa tingin niya ay kulang sa kaalaman para maging susunod na pinuno ng bansa. Aniya, isa sa mga naghahangad sa pagkapresidente ay Lasenggo, habang ang isa ay walang karanasan para sa pwesto. Ipauubaya naman ni Duterte sa mga mamamayan ang pagpapasya kung maniniwala sila sa kanya o hindi. Samantala, sa ginanap din na pulong balitaan ay muling iginiit ni Yorme na bukas siya sa pagbubunyag ng kanyang statements of assets, liabilities, and net worth sa publiko. Ito ay matapos sabihin ni presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na walang dahilan para ilabas ang kanyang salen sa publiko, lalo na kung ito ay gagamitin lamang sa pag-atake sa mga opisyal ng gobyerno. Sumalang sa dalawang panayam kahapon si presidential aspirant Bongbong Marcos. Ilan sa mga nilinaw niyang issue ay ang paratang na gumagamit siya ng illegal na droga at pagpabor niya sa abortion. Mababalita si Rex Remigio. Paano nangyayari? Sa bibig na mismo ni Bongbong Marcos nang galing, hindi raw siya gumamit ng droga kailanman. Sa panayam ng DZRH at Manila Times, paliwanag niya, masyado siyang maraming ginagawa para humihit pa ng ipinagbabawal na gamot. Pero nung kabataan niyo, Senator Sir, tayo ba ay nagamit din ng drugs? Ako? Hindi ako pwede sa ganyan. Dahil maraming ginagawa, the lifestyle. That kind of lifestyle, pang ano lang yan, para sa mga walang ginagawa, sa walang trabaho. Uminit ang usapin sa illegal na droga nang akusahan ni Pangulong Duterte noong Nobyembre ang isang presidential aspirant na gumagamit ng cocaine. Nagpa-drug test kaagad ako. Akong unang nagpa-drug test sa lahat ng kandidato. Handa rin daw niyang isapubliko ang kanyang medical records kapag siya ay naging pangulo. Tinanong din si Bongbong kung ano ang kanyang plano upang masugpo ang korupsyon sa gobyerno. Nauunawaan daw niya ang problema dahil sa tagal na rin ang kanyang pagsisilbi sa Ilocos Norte, Kongreso at Senado. Yung checks and balance na tinatawag, checks and balances sa gobyerno, sa ating mga budget, sa ating mga ginagastos sa programa, sa ating mga project, ay lahat yan ay dapat patibayin. At nauunawaan ko dahil nakikita ko yung corruption na nangyayari, nakikita ko kung paano ginagawa. Kaya't siguro naman mas nakakaunawa ako kung paano aayusin ang problema. Ukol naman sa mga nakabinbin pang kaso ng mga Marcos, kaugnay ng umano'y nakaw nilang yaman, susundin daw niya ang magiging desisyon ng korte kahit siya pa'y mahalal bilang pangulo. Ilang desisyon na ng mga korte ang nagpatunay
na ang ilan sa kanilang mga yaman ay illegal na nakuha. Nabasura naman ang ibang kaso laban sa kanila. Sa pamilya Marcos ay hindi na kami involved doon sa mga kasong 'yan. If you will look at the judgment, may mga judgment kontra sa amin pero nasa Amerika 'yon. Nabanggit din niyang bukas siya sa posibilidad na magtalaga ng mga kamag-anak at kaibigan sa gobyerno kung sila ang pinakamagaling sa kanilang larangan. Samantala, sinabi naman niya sa kanyang interview sa talk show host na si Boy Abunda, pabor siyang gawing legal ang abortion pero para lang sa mga biktima ng panggagahasa at incest. The bottom line is when it comes to the subject of abortion, it is a woman's decision because it is her body. Ang Pilipinas ang isa sa may pinakamahigpit na batas ukol sa aborsyon sa buong mundo. Maaaring makulong ng hanggang 6 taon ang mga napatunayang nagpa-abort at mga kasabwat nito. Mariin pa rin itong tinutuligsa ng simbahang Katolika at maraming Pilipinong nananampalataya. Inawat na ng National Telecommunications Company o NTC sa ibang kumpanya ang dating frequencies ng ABS-CBN. Ipagagamit ang mga ito sa Advanced Media Broadcasting System o AMBS na pagmamay-ari umano ng mga bilyar. Pinayagan ng NTC ang AMBS na gamitin ang Channel 2 at Channel 16. Yan ang analog at digital frequencies na dating gamit ng ABS-CBN bago ito matanggalan ng prangkisa noong 2020. Pwedeng gamitin ng AMBS ang Channel 2 analog frequency hanggang 2023 bago maging fully digital sa bansa. Sabi ng NTC, may basbas ng Office of the President ang paggawad ng mga frequency. Pinaabot ito sa pamamagitan ng isang legal opinion mula naman sa Justice Department. Ang AMBS ay ginawaran ng 25-year franchise ng Kongreso noong 2019 bago ang ABS-CBN shutdown. Pinakakasuhan ng ilang mga kongresista si Health Secretary Francisco Duque at 2 pang opisyal. Kaugnay ito sa questionable umanong pulisiya sa ilang COVID-19 drugs. Magbabalita ang aming correspondent na si Zian Arcangel. So Zian, ano ang mga inirerekomendang kaso at ano ang basihan nito? Pinky, inirerekomenda nga ng Kamara ang pagsasampa ng kaso laban kay Health Secretary Francisco Duque at dating Food and Drug Administration Chief Eric Domingo kaugnay sa mga pulisiya sa paggamit ng ivermectin at ibang mga gamot. Sa sesyon kahapon, inadopt ng Kamara ang rekomendasyon ng House Committee on Good Government and Public Accountability na sampahan ng kaso sina Duque at Domingo dahil sa paglabag-umano sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials o Republic Act 6713 at Executive Order 292 o ang Administrative Code of 1987 ukol sa mandato ng DOH at FDA. Nais ding makasuhan ng mga mambabatas sina Duque, Domingo at FDA Director Joyce Tironay dahil sa umano'y mabagal na pag-aproba ng applications for automatic renewal ng ilang drug manufacturers. Naging basihan ng rekomendasyon ang resulta ng investigasyong ginawa ng komite noong nakalaang taon ukol sa pagtugon ng DOH at FDA sa pandemya. Ayon sa komite, maaari na sanang magamit ang ivermectin bilang posibleng gamot kontra COVID-19 kung hindi pumanig ang DOH sa rekomendasyon ng Philippine Society of Microbiology and Infectious Diseases ukol dito. Walang emergency use authorization para sa pagre-reseta ng ivermectin. Ayon sa mga mambabatas, ito raw ay dahil sa konserbatibong pananaw ng PSMID na sinang-ayuna ng DOH. Dagdag pa ng komite, inconsistent ang DOH at FDA kaugnay sa pag-aproba ng COVID-19 drugs. Halimbawa na lang dito ang pagbibigay ng EUA sa remdesivir kahit na hindi ito inirerekomenda ng WHO bilang gamot sa COVID-19. Ayon sa DOH at FDA, walang matibay na ebidensyang makatutulong ang ivermectin sa paggamot sa COVID-19. May compassionate special permit ang ivermectin para sa off-label use. Kailangan may reseta ng doktor para makakuha nito. Sinusubukan ng CNN Philippines na makuha ang pahayag ni Duque ukol sa rekomendasyon ng Kamara pero hindi pa siya sumasagot hanggang ngayon. Labas na ng COMELEC ang pinal na listahan ng mga kakandidato sa mga pambansang posisyon. Ano nga ba ang itsura ng balota para sa 2022 elections? Magbabalita si Melissa Lopez.
Mula 77 nais maging pangulo, 10 ang naiwan sa opisyal na balotang gagamitin sa eleksyon 2022. Pagpipilian ng mahigit 67 milyong botante sina dating Malacañang spokesman Ernie Abella, Labor leader Leody De Guzman, Manila Mayor Esco Moreno, dating Defense Chief Norberto Gonzales, Senador Ping Lacson, negosyanteng si Faisal Mangondato, dating Senador Bongbong Marcos, Dr. Lawyer Jose Montemayor, Senador Manny Pacquiao at Vice President Lenny Robredo. Kasama ang pangalan ni Marcos sa balota dahil hindi pa natatapos ang pagdinig sa mga kaso laban sa kanya. Kung sa huli ma-disqualify, mapupunta ang mga boto para sa kanya sa isang substitute na dapat ay kaapelyido at kapartido niya. Siyam ang tumatakbo sa pagka-vice-presidente habang 64 ang maglalaban para sa 12 pwesto sa Senado. Pinaghalo-halong re-electionist, mga dating miyembro ng gabinete at baguhang politiko ang nasa listahan. Ngayong di pa natutuldukan ng away ng dalawang paksyon ng PDP laban, pinayagan ng COMELEC ang 8 kandidato mula sa parehong hanay ni Pacquiao at Cusi na bitbitin ang pangalan ng partido sa balota. Nagsimula ang paglilimbag ng mga balota noong January 20. Hindi isinama ang mga pangalan ni na Wilson Amad at Norman Marquez sa listahan kahit pa nakakuha sila ng temporary restraining order sa Korte Suprema. Dati na silang tinawag na mga nuisance candidate. Makikita rin sa harap ng balota ang listahan ng mga lokal na kandidato mula gobernador, congressman hanggang konsehal ng mga bayan. Aabot naman ng 30 inches ang mga balota para sa Bangsamoro region na may kasamang mga direksyon sa Arabic bilang tulong sa mga botante. Tingnan ang likod ng balota upang makaboto ng isa mula sa 177 na party list group. Kailangang i-shade ang bilog sa tabi ng napupuso ang kandidato gamit ang marker mula sa COMELEC. Maliban sa pagkasenador, dapat isa lamang ang i-shade na pangalan kada pwesto para bilangin ito ng makina.